Okay, mga kabayan, kumusta? So mga nandito kayo sa isang segment ng aming channel na Ellen Bagenti Vlogs. Ang isang segment na ito ay about cooking. Isa yun sa favorite kong gawin. So ngayon, ang gagawin namin, ang gagawin ko ay ang recipe na favorite namin. Because originally, we came from Bicol, from Katanduanes. So my parents ko, syempre mahilig sila sa mga gata, sa mga tulad nito yung gata, yung gata ng nyo. Okay, so marami kasi dun sa province namin. So yun ang una kong gagawin recipe dito sa aming segment. By the way, dun sa hindi pa nakakapag-subscribe doon sa aming channel, please like, subscribe, and ring your notification bell para po sa mga aming segments na gagawin, aming po ibang video na gagawin. Okay, so for now, umpisaan ko sa mga ingredients na aming pong nakuha dito. So first of all po, meron kami pork, syempre po yung gata. So kasi dito wala kaming fresh na coconut milk, so ang gagamitin namin ay mga dilata na bibili namin sa tindahan. Tapos ito ho, wala rin kaming fresh na leaves ng gabi. So dried taro leaves. So ang ginamit ko ngayon ay barrio fiesta. So tingnan natin kung masarap yung masarap yung kanilang taro leaves. Okay, yung dried taro leaves are dahon ng gabi. And then, meron din kaming bagoong. Ginamit ko rin, barrio fiesta rin. Okay. Kasi, sikat siya dito eh. Tapos, meron kaming garlic. Tapos, ito, meron ding luya, sibuyas. Meron din ako nilagay na sili. Of course, may hindi din sa maanghang mga taga-Bicol. Tapos, oil. Gagamitin ko avocado oil, pero kahit na pong ano oil gamitin niyo, okay lang. Okay, so start na po tayo. So ngayon, nagayat ko na po ang mga ingredients namin. Umpisahan ko po sa garlic. Okay, so lalagay ko na ang garlic doon sa ating kalan. Tapos lulutuin natin. Ilalagay ko na po yung garlic. Ayan. Medyo pa-browning niya ng konti. Hanggang siya ay maging translucent. Tapos ang luya ang isusunod natin. Hanggat maamoy mo yung aroma ng luya. Susunod na natin ay pork. Thank you.
Nilagay ko na yung pork. Ngayon, hanggat maging ano na siya, mga brown. Kasi gusto ko po sa karne ay malambot. So, ngayon, ilalagyan natin siya ng konti. Lalagyan ko ng konting suti. Para malaga siya. Ngayon, ang lasa ng garlic at saka ng mga ibang nilagay natin dyan, sibuyas at saka luya, paghahalo na po yan. Kaya pagiging malasa siya. So, nilagyan po siya ng konting tubig at pakuluan natin ng konti para po siya lumambot. Okay? Okay. So, ngayon, titingnan ninyo yung niluluto ninyo. Nakikita naman ninyo yung ano, yung kulay ng pork, medyo nagiging brown na siya. Okay. Medyo ano pa siya, pinkish. So, ano yung pa natin ang konti. Okay, after a few minutes, so, tingnan nyo ulit. Okay, so medyo ano na siya, malapit na siya nagiging brown. Naamoy nyo na yung aroma ng ano, garlic, ng sibuyas, at saka ng luya. Ang bango. Yan. Gusto ko kasi malambot yung karne, kaya gusto ko medyo ano siya, brown. Ngayon, pag medyo brown na siya, medyo naalis na yung pagka-pink niya, pwede nyo na ilagay yung bagoong. Para ho, nilalagay ko yung bagoong kaagad kasi para na-absorb ng pork yung ano, bagoong lasa. Hindi ko na ho kasi ito nilagyan ng asin eh. Dahil maalat naman yung bagoong. So, lalagay ko na yung bagoong ngayon. Okay, takpan ko muna ulit. Opo, okay ha. Ito, nilagay ko na yung bagoong para at least na-absorb na ng karne yung flavor ng bagoong. So, ilalaga ko pa rin mo siya ng konti. Ayan. Ang bango. Ang bango ng bagoong. Ayan, medyo nahalo ko na siya. So, i-ano pa natin ulit siya ng konti. Mga 10 minutes. Para na-absorb ng pork yung lasa. Okay, tingnan na natin ang pork. Oh, okay. Na-absorb na ng pork yung bagoong. Bagoong yan. Okay. Halo ng konti. Ilalagay na natin ngayon yung coconut oil. Ay, yung coconut milk. Coconut milk. Okay, sandali lang. Lalagyan na natin. Amay ko na yung bagoong. Natin ulit. Okay, pwede na natin ilagay yung coconut milk. Okay. So, isasalin ko na dyan yung coconut milk.